kanina nung ano, no, pagdating ko dito, nung nagpe-pray, sabi ko, Lord, ano, parang ang dami tumatakbo kasi sa isip ko buong araw. Tapos, ang dami kong naging errands ngayong araw from morning hanggang mag-OPM nga. Tapos, yung kaninang madaling araw, tinapos ko tong panturo. Tapos, kanina, bago ko, ay pagdating ko ng bahay, mga 3, inaral ko siya ulit. Tapos, natulog ka, umidlip ako. Sabi ko, Lord, ano, hindi ko alam sasabihin ko. Parang di na ako sanay magturo ng ganito. Parang nasanay na lang ako Sunday school, ganun lang. Pero yung ganito, parang di nga ako sanay. Tapos habang nung nakanta nga tayo, sabi ko, nag-review ako ng spirit of confusion, nire-review ko rin yung ano, yung pag-wander ng thoughts ko kanina, habang nandun nga ako sa likod. Tapos, kumakanta na nga tayo, nung change my heart, sabi ko, Lord, ano, kailangan ko to ngayon, sabi ko ganun, na magbago talaga yung puso ko. Tapos ang ginawa ko kanina, tinaas ko lang yung dalawang kamay, nandun ako sa loob, tinaas ko yung dalawang kamay ko, sabi ko, Lord, ano, parang, sinusurrender ko na sa iyo yung ano, tong pusong to. Habang kinakanta nga natin yung ano, yung Lord, I give you my heart. Ganon. Tapos parang all of a sudden nga, parang may ano, ewan ko, parang ang lamig-lamig ng katawan ko kanina sa loob. Parang akong patay. Ganon. Ang lamig. Tapos nagini, ang lamig sa loob. Tapos parang yun nga, yung sinasabi ni Kuya kanina na parang yung yearn camp na ano, na experience. Ganon yung naranasan ko kanina. Tapos nung kumakanta tayo, nung ano, nung umaawit tayo kay Lord, nung kumakanta tayo, tapos nung kumanta tayo nung fall, ganon. Doon yung ano, parang nakapikit ako, nakataas yung kamay ko. Same thing din sinabi ni Kuya na naalala ko lahat yung yearn. Naalala ko lahat ng mga ano. Basta yung mga ano, yung mga pangyayari na grabe yung kapuspusan ng Holy Spirit. Tapos kanina, parang first time kulit naranasan yung ganong ano, ganong, parang ganong nag-aano yung katawan mo. Ganon. Tapos sabi ko nga, Lord, ano, parang ngayon pa lang, inihiling ko na sa'yo yung ano, na ako mismo, baguhin mo dito sa ituturo ko. Tapos parang kanina nga, hindi ko siya na-vision, pero ang ini-imagine ko nga kanina, na yung ano, yung kamay ni Jesus, parang siya mismo yung nagkakaroon ng spiritual operation sa akin. Na parang, ano, tinanggal niya yung, ano, yung natural na puso ko, tapos pinalitan niya ng bagong puso. Parang ganun yung na-i-imagine ko kanina. Tapos, hanggang sa hindi ko na mapigilan yung katawan ko, na, ewan ko kanina, hindi ko alam kung ano yung naranasan nyo, pero hindi ko mapigilan yung katawan ko sa ano, sa parang ano, lakad ako ng lakad yun sa, nga sa loob. Tapos parang may something na ano, minumove si Lord sa buhay ko kanina. Tapos parang kanina, hindi ko alam, pero nasisikipan ako sa loob kanina. Tapos minulat ko yung mata ko, mag-isa lang pala ako dun sa loob. Kasi pag ano, nung nakapikit ako, ang pakiramdam ko, ang dami kong kasama sa loob. Ganun yung feeling. Tapos parang feeling ko may mababangga ako habang naglalakad. Pero pag minulat ko yung mata ko, mag-isa lang pala ako sa loob. Ganun. Kaya parang sabi ko, Lord, ano ba yung mensahe mo ngayong gabi? Pero, ayun nga, binabalik pa rin ako ni Lord dito nga sa ano, sa mensahe niya ngayon. Ang title nga nito, ayan, pop-flash na lang. Ayan, Having a Right Heart Before God. Noong February, pinag-aralan natin yung about sa fighting for love, yung mga paglaban, di ba? Pinag-aralan din natin yung pag-ibig, di ba? Sa iba't ibang klase ng pag-ibig. Pag-ibig sa tao, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, even yung mga relationships. Pero how about, kamusta yung puso talaga natin sa Panginoon, di ba? Sabi nga ganun, marami sa mundo, alam nyo ba, number one na dahilan bakit ng kamatayan sa health, yung sakit sa puso. Ang daming namamatay sa sakit sa puso. Parang ilan dito yung may kakilala na namatay sa sakit ng puso. Parang lahat tayo, di ba, meron tayong kakilala na dito namatay. Di ba? Pero, ayun nga, di nyo ba alam na merong mas malala dun sa sakit na yun? Ayun yung spiritual heart disease. Di ba? Bakit? Ba't mas malala yun? Kasi, ito yung klase ng sakit sa puso na hindi mo alam, ay, meron na pala tayo nito. Diba? Ako mismo, nung binabasa ko to, sabi ko, grabe, nagkaroon pala ako ng gantong sakit, di ko alam. Bakit? Kasi yung ano, yung spiritual heart disease, hindi mo alam na meron ka na, kasi akala mo okay ka pa. Pero unti-unti, kinakain na yung puso mo, na hindi, ano, na unti-unti, ganun na yung sakit mo. Ganun. Kaya, ganun kalala to. Sabi nga sa Proverbs 23:7, yun, as a man think in his heart, so is he. Diba? Ewan ko kung nandiyan yun. Ayan. Ay, wala. Ayun, di ba? Pero, sabi rin sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Di ba? Na alam natin na whatever yung nasa puso natin, eventually lalabas sa atin.
'di ba? Napansin ko ngayon eh, na pag example yung puso mo panay ano, panay gantong bagay, lalabas at lalabas sa bibig mo yan, 'di ba? Dahil nga out of the abundance of the heart, the mouth speaks, 'di ba? Sabi nga ni Stephen Covey, di ko lang nalagay diyan sa PowerPoint. Sabi dito, sow a thought, reap an action. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character, and sow a character, reap a destiny. At sabi nga dito, ang bottom line, yung, di ba, ang bottom line nga dito is, tandaan natin na yung sinasabi sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, na sabi dito, today, when you hear His voice, don't harden your heart. Ngayon may dalawang statement dito, panex nga po, kung nandyan yun. Ayan, di ba? May dalawang statement dito na kailangan natin i-ponder. Ayan, sabi dito, any Christians may develop a hard heart and that happens gradually over time. At sabi dito, today when you hear His heart, don't harden your heart. Ayan, wait lang po. Buksan ko lang din yung power. Ayan, di ba? Sabi dito, ayan, di ba na, any Christians may develop a hard heart. Darating sa punto na kahit gano'n natin kamahal si Lord, kumbaga pag hindi natin inalagaan, hindi tayo naging sensitive sa bagay na to, magde-develop tayo ng hard heart gradually. At tandaan nyo, pag, yung pag-harden ng puso, hindi siya nangyayari na on the spot na today, matigas na yung puso natin. Ang pag-ano nga, yung pagkakaroon ng stony heart, ng stoned heart, nangyayari siya over time. Diba? Na hindi mo alam, ngayon tinatamad ka lang, pero sa susunod na mga panahon, malalaman mo na ay, ano, matigas na pala yung puso natin. At sabi nga, pabalik lang dun sa kabilang slide. Sabi yan, you can start out with Christ and have a heart filled with love toward the Lord. Ayan. Pwede ngayon, sobrang saya mo, sobrang enjoy ka sa Panginoon, diba? But the trials of life and the temptation of the world may steal your joy and make you harden toward the Lord. When that happens, you lose your zeal for Christ and apathy, ayun, di ba, yung pagwalang pake leads to disinterest and disinterest leads to hardness. At pag wala ka ng mga interest sa mga bagay, alam mo, malalaman mo yung isang tao na ano, palayo na ng palayo kay Lord. Pag wala na siyang interest sa Panginoon. At malalaman mong wala siyang interest sa Panginoon, pag wala na siyang interest sa mga nangyayari sa church, pag wala na siyang interest sa mga nangyayari sa mga tao, pag wala na siyang interest sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay na nakaukol sa Panginoon. At sabi ko nga, na-realize ko na once in my life, naranasan ko siya. Now, dumating sa point na wala na akong pake, wala akong pake sa life group ko, wala akong pake sa mga tao, wala na akong pake sa mga nangyayari sa church eh. Ganun, parang dumating sa point na wala akong pake sa ano, kung gano'ng kapuspos yung nangyayari sa prayer meeting, na kahit na parang sobrang encouraging ng ano, sasabihin ni pastor, sayang wala ka, ganyan-ganyan, andang grabe yung ano. Parang sa akin, okay, ganon. Samantalang dati, pag ano, pag alam mo yun, pag ganon, parang manghihinayang ka dun sa ano, dun sa anointing na binubuhos ni Lord, di ba? Pero ayun nga, tandaan natin na once in our life, di ba, magiging stagnant tayo spiritually kung hindi natin babantayan yung mga puso natin. Ngayon, mabilis lang, meron ako ditong babanggitin na limang marks of a hard heart. Di ba? Bakit natin kailangan maaral to? Kasi in order for us na maging right before God, in order for us na malaman ano ba yung tamang puso sa Panginoon, alamin muna natin kung kailangan ba nating i-align yung puso natin kay Lord. Di ba? Kanina nga rin, habang nag-worship tayo, na-realize ko na ano, minsan, madalas, di ba? Lagi. Diba? Kailangan mo talaga ibaba yung puso mo kay Lord ng buong buo. Parang hindi mo mararanasan yung fullness ng worship kung ano, ang daming kumakain ng oras, kumakain ng ano, ng isip mo, ng puso mo. Kanina ang sabi ko lang kay Lord, Lord, ito na yung puso ko. Lord, ito yung something na parang gusto kong ibaba sa'yo. Ngayon gusto kong maranasan ngayon yung fullness mo. Parang ganun yung ano, ganun yung prayer ko kanina. Tapos kanina nga, ewan ko kung nararamdaman niyo, yung parang sumisigaw yung ano, damdamin niyo kanina na parang, gusto niyo umano. Parang, andaya mong gustong ilabas kay Lord kanina. Sabi ko, ano, parang,
ewan ko, sabi ko ako nasa ano ko, nasa prayer mountain na ako, nasa bundok ako. Parang ganun yung ano, yung gusto mong isigaw lahat kay Lord na parang, Lord, sabi ko ganun, parang kailangan kita, parang ganun. Tapos kanina nga, parang umaano sa utak ko rin yung ano yung verse na ano, yung one thing have I desire of the Lord, that may I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Parang binabalik ako ni Lord dun sa mga panahon na ano, yung parang ang desire mo lang, wala kang ibang desire sa mundo, hindi mo desire yung yaman, yung career, hindi mo desire yung mga bagay-bagay sa mundo. Parang ewan ko, parang inalay ni Lord yung puso ko kanina na ano, ngayon, 'di ba? Parang masyado na, parang ewan ko, parang masyado na akong ano, nagseselos sa mga bagay sa buhay mo. Parang ganun nga. Tapos sabi nga ano, parang i-align mo naman, parang ngayon naman, parang ibalik mo naman yung ano, yung desire mo sa akin. Parang ganun yung binibigay nga na ano, mensahe ng Panginoon sa akin kanina. Ngayon balikan lang natin 'to, 'di ba? Na ano yung limang marka na meron tayong matigas na puso. Ngayon, kung nakita natin na somehow naranasan natin 'to o nararanasan natin, ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon, 'di ba? Do not harden your heart, 'di ba? Number one, ayan. Number one, Mark, you reject God's authority. Ngayon, itong mga ibabanggiting kong limang mark ng hard heart, makikita to sa buhay ni Pero during that time dun sa, ano, sa Book of Exodus. Diba, na ano, kumbaga, yung binigay na lahat ng plague, may mga warning na, pero ganun pa rin nagmatigas yung puso ng Pero, diba? Sabi niyan sa Exodus chapter 5, verse 2, "Who is the Lord that I should obey Him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go." Diba? Sinabi niya diyan, diba, "Who is the Lord that I should obey Him and let Israel go?" Diba? Ibig sabihin dito, umpisa pa lang, alam natin na hindi niya nakilala ang Diyos. Diba? At sabi nga dito, "The ultimate issue is the same for us as it was with Pero. Pero will soon find out the answer. We can know the Lord in two ways." Sabi dito, may dalawang way para makilala natin ng Panginoon, as deliverer or as destroyer. Diba? At sabi nga dito, either the Lord is your best friend or He is your worst enemy. Diba? At sabi dito, when you reject God, things never get better. Diba? Na, alam nyo ba, pag nireject natin yung mga authority na binibigay ng Diyos sa atin, diba? Things will never get better. Diba? Ano ba tong God's authority? Hindi lang 'to yung basta yung mga pastor, 'di ba, yung mga leaders, even yung authority ng Bible sa atin, 'di ba? Yung dumadating tayo sa point na parang wala nang dating sa atin yung salita ng Diyos. Yung wala nang dating sa atin anuman yung mga iba to sa ating ano, kumbaga word of God, correction, mga pag-admonish ng salita ng Diyos, even encouragement, 'di ba? Na parang nonsense sa atin pag may mga panangungusap sa atin si Lord. 'Di ba? Yung sabihin may matigas sa tayong puso. Kaya tingnan din natin yung ano, 'di ba? Yung buhay natin dito. At balik tayo, 'di ba? Dun sa ano, typical, 'di ba? Yung God's authority na binaba ng Diyos sa mga pastor o sa mga leaders, 'di ba? Kumbaga tayo ba kaya na, kumbaga yung katuruan na pagsunod natin sa mga ano, sa mga leaders natin o pakikinig natin sa kanila. 'Di ba? Yung katuruan na kumbaga yung nakikita yung enthusiasm natin tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos sa kanila at nakikita rin na sumusunod tayo, nag-obey tayo every time na may mga correction na binababa sila sa atin, 'di ba? Kaya kailangan, 'di ba, ngayon sa hapong, sa gabing 'to, 'di ba? Yun yung isang bagay na kailangan ayusin natin sa puso natin. Nai-align natin ulit na ready tayo na mag-submit dun sa authority ng Diyos na binigay sa mga pastor natin, sa mga leaders, para ano, gamitin silang instrumento ng Diyos para baguhin tayo. Diba? Number two, sabi dyan, "You have no concern for the pain you cause." Ayan. Sa Exodus 7:23, "He turned and went into his palace and did not take even this to heart." Diba? Na-turn na yung Nile River into blood. Diba? Ibig sabihin, wala nang inumen yung mga tao during that time. Diba? Pero sa part niya, ako may wine naman ako sa palace eh. So wala akong pake kung wala kayong inumen, pero may wine ako sa palace. Diba? Tayo rin ba? Ganon, diba? Na yun nga eh, kung babalikan natin, napagtanto ko na si example si Pastora Ruth sa Maine. Kaya siguro ganun siya
may heart sa mission, 'di ba? Ano bang ibig sabihin ng pangalan na Ruth, 'di ba? Yung word na compassion, 'di ba? Ibig sabihin yung description naman sa Pharaoh, ruthless. Ibig sabihin wala siyang compassion. Wala siyang kahit na anong mercy dun sa mga tao, 'di ba, tao. At sabi dito, nakikita mo yung pain ng ibang tao at hindi ka namu-move doon, 'di ba? Kaya sabi nga, ayun, di ba? Parang sinasabi niya na ako, mataas naman ako, so parang hindi ko kailangan intindihin kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung mga nangyayari sa mga tao, di ba? Na ganun din tayo minsan, di ba? Na parang wala na tayong care sa mga tao sa paligid natin, na sarili na lang natin yung iniisip natin. Parang pinakasimpleng example nito, ano, parang, ewan ko kung may matatamaan, pero simpleng example nito yung sa Luncheon Fellowship, for example. Bigyan ko kayo ng ano, yung parang chill na example. Yung kaya mong bilan sarili mo ng lunch, pero pag mag-aambagan sa light group, di ka makapag-ambag. Diba? Kasi, hindi eh, kasi marami namang kakain eh. Bibilang ko na lang sarili ko. Diba? Kasi pag nag-aambag ako sa light group, ang mangyayari, onti lang makakain ko. Yeah, pero isipin mo, pag nag-aambag ka, ang dami-daming yung makakain, diba? Na hindi kayang mag-aambag. Pero ikaw, may capability ka na mag-ano, kumbaga bumili ng sarili mong pagkain. Ang dami ko, ewan ko, sa mga babae, pero sa aming mga lalaki, ang dami kong beses na nakita yan eh. Na parang ano, kaya mong bumili sa 7-Eleven, kaya mong bumili ng sarili mong pagkain, pero pag ano na, ambaga na, kumbaga, ano, wala kang mailabas, parang for the sake ng mga bago, for the sake ng mga ibang tao sa ano, sa light group nyo, di ba? Parang dun pa lang makikita mo na wala nang care yung isang tao sa ano, sa mga tao, di ba? Kaya dapat itong, ito, di ba, i-correct natin to. At tandaan natin, ayan, tandaan natin na tayo mga Kristiyano, 'di ba? Hindi lang naman tayo kinreate para magmahal sa Diyos, 'di ba? Kumbaga, ano, to love God. Hindi naman tapos doon yung greatest commandment na si Lord lang yung mahalin natin, 'di ba? May kasunod siya, to love your neighbor as yourself, 'di ba? Na dapat tayo nga as a community of ano, people na nagmamahal sa Diyos, dapat makita sa atin yung compassion natin sa mga tao. Yung compassion sa mga ano, ewan ko kung nakakaramdam pa rin ba kayo ng compassion, nakakaramdam pa rin ba tayo ng compassion sa mga mahihirap, nakakaramdam pa rin ba tayo ng compassion sa mga tao sa paligid natin na walang pagkakakilala sa Diyos, o wala na tayong interest sa kanila, bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? Yun yung something na kailangan din nating i-correct sa mga puso natin. Natandaan natin, yung pagkawala ng pake, choice siya. Hindi siya something na parang mangyayari na lang sa atin na wala ka ng pake. Choice siya na nawala na tayo ng pake. Madalas yan, ano, issue ng puso. Diba? Lagi namang nagmumula sa puso eh. Issue ng puso kung bakit nawawalan ka ng care sa mga tao sa paligid mo. At sabi nga, every choices na ginagawa natin may consequence na nangyayari. Kaya, kailangan, diba, tignan din natin yung puso natin na nandun pa rin ba yung compassion natin sa mga tao? At dun pa rin ba yung heart natin sa mga ano, sa mga kasama natin at sa mga taong wala pang pagkakakilala kay Lord. Number three, sabi dito, you try to make deals to avoid punishment. Ayan, we all try to bargain with God when hard times come. Na parang nagbabargain ka na sa Diyos na, Lord, ano, sige, babaguhin ko na to, basta wag mo lang gawin to. Pero tandaan nyo, hindi naman si Lord, ano, kumbaga hindi siya deal-making na Diyos, na parang, sige, deal tayo. Isuko mo na yan, ibibigay ko sa'yo to. Diba? Ano, parang once, parang sinabi naman ng Bible, it's very clear sa Word of God na ayaw ng Diyos ng kasalanan, diba? At every sin na ginagawa natin, every, ano, kumbaga, yun, lahat ng kasalanan na ginagawa natin, may consequence na nangyayari doon. At sabi nito, it never works because God doesn't make deals. Sa Bible nga, diba, doon sa ano, sa Book of Exodus, 4 times na Pharaoh nag-offer ng nag-compromise kay Moses. Pero sabi nga dito, God intended to deliver his people from Egypt, ano, na hindi nagko-compromise ang Diyos. Na parang, sige Lord, deal tayo halfway. Kumbaga wala namang ganun eh. Parang si Pharaoh, sige papalayain ko sila pero iwan niyo yung mga ano, yung mga alaga nilang mga hayop. Sige papalayain ko sila pero kailangan may ganto, ganyan, 'di ba? Pero hindi ganun ang Diyos. Hindi nga tayo i-deal halfway.
Kasi ang gusto ni Lord mangyari kung ano yung kalooban niya sa atin. Diba? Hindi nga na, sige na nga, ito yung gusto mo, ito yung gusto mo, sige, ano, gawin natin. Ang gawin natin, example, sa relasyon, sige, total, gustong-gusto mo siya, o sige, i-meet kita halfway. Sige, ligawan mo na siya, gawin na lang natin Kristiyano later on. Diba? Parang, hindi, ano, hindi nag-work si Lord ng ganon. Diba? Kumbaga, clear kay Lord kung ano yung instruction niya, clear din sa Diyos kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay natin. He doesn't make compromises para sa atin, di ba? Number four. Ayan. Ayan, you admit your sin but don't repent, di ba? Ayan, balik lang, sorry, may nakalimutan lang ako dun sa ano, number three. Ayan, sabi dito, pag every time daw na nag-anon, every time daw na nag-make deal tayo kay Lord, instead na sumunod sa Kanya, ano daw, kumbaga, ang nangyayari daw, it provokes painful judgment, di ba? Kumbaga, instead na sumunod ka kay Lord, nag-deal ka pa sa Kanya, nagpa-provoke siya ng painful judgment. Ibig sabihin, dahil nga nangyayari pa rin kung ano yung kalooban natin, may judgment or may consequence ang Diyos. Number two, it is useless to contend with God. Kumbaga sabi nga, may ano nga quotes na, your arms are too short to box with God. Kumbaga maiksi yung kamay mo para makipaghamunan sa Diyos, di ba? At alam natin na hindi natin kaya yon. At number three, final overthrow is its certain outcome. Ayan. And sabi nga dyan, your arms are too short to box with God. Okay? Kaya sabi nga dito, God will only be satisfied by an entire surrender to His will. Meaning, di ba, kumbaga ilatag talaga natin sa Diyos yung buhay natin, ibigay talaga natin. Hindi na yung nagmi-meet ka pa, nakikipag-meet ka pa halfway, nakikipag-compromise ka pa, kundi ibigay talaga natin ang buong-buo sa Panginoon yung buhay natin. Bakit? Kasi si Lord, ayaw niya ng rival, ayaw niya ng ano, sabi nga eh, napagtanto ko yung ano, naalala ko na naman yung sinasabi ni Ate Bec na ano, yung God is a jealous God. Bakit daw jealous God o ayong ang Diyos? Kasi ayaw niya na may ano, ayaw niya na may ka-rival, ayaw niya na may kahati. Ayaw niya ng same thing na ginagawa natin sa Diyos, ginagawa rin natin sa ibang tao. Diba? Kaya kailangan, diba, kung gusto natin talaga yung pagkilos ng Lord o maging right yung puso natin sa Panginoon, ibigay natin ang buong buo. I-surrender natin yung puso natin. Diba? So, number four, you admit your sin but don't repent. Diba? Si Pedro, diba, ano, came close to doing right. Kumbaga, malapit na eh. Sinabi, dalawang beses sinabi ni Pedro kay Moses, I have sinned. Diba? Pero, diba, despite of that, nakita natin na wala naman nagbago sa buhay ni Pedro. Diba? At sabi nga din dito, like Judas, we may cry over our sins and still end up in hell. Without repentance, our tears will lead us nowhere. Diba? Sabi niyan, diba? Without repentance, our sin will lead us nowhere. Pwedeng sabihin mo araw-araw na, Lord, sorry, nagkasala ako. Diba? Pero, kung walang repentance, walang change of mind and action, nonsense yung pagko-confess natin. Kumbaga, katulad nung laging sinasabi sa atin tuwing September. Diba? Pag ano na, pag, ano nga yun? Sa pag mga ano na, may mga feast na. Diba? Laging may mga turo sa atin about repentance, tinuturoan tayo ng mga ano bagay about sa mga pagsuko. Pero lagi kong naaalalang sinasabi doon na kahit anong iyak mo o umiyak tayo ng dugo dito, 'di ba? Kung walang change of action, nonsense yung mga pag-iyak natin. Nonsense yung confession, 'di ba? Kung walang true repentance na nangyayari sa atin. Kaya nga sabi dito, confession is good, repentance is better, di ba? Na kailangan talaga may pagbabago sa buhay. Hindi lang yung basta sinasabi natin na magbabago tayo. Di ba? Hindi na tayo nagsasorry. Di ba? Sabi nga ganun, naalala ko dating libro ni ano ni Ed Lapis. Sabi niya ganun, hindi si Lord yung ano, kumbaga yung washing machine na sige lang, ibato mo lang dyan. Di ba? Parang ganun, di ba? Na parang lilinisin niya ng ganun, di ba? Parang, ano yun? Basta ganun, parang lilinisin niya lang yun. Pero tandaan natin, di ba, na kailangan, di ba, may confession, at the same time, may action na talagang gusto natin mag-turn, ano, kumbaga, tatalikuran na natin yung, ano, yung kasalanan natin, di ba? And lastly, sabi dyan, you refuse repeated correction. Ayan. Ayan, you,
Ayan. One who becomes stiff-necked after many reprimand will be shattered instantly beyond recovery. Diba? Sabi dyan, the same sun that shines on the clay hardens the clay, but it melts butter. And the same gospel will soften some hearts until they will yield to Christ. But it will harden others. And it's possible for you to harden your hearts by delaying to receive Christ until it is so hard that when God speaks, you no longer hear Him. Nalala ko, nakalimutan ko lang yung ano, yung parang may parable kasi sa Bible na parang sa gospel, di ba, na parang every time na ano, tinitigasan natin yung puso natin tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, di ba? Tapos nire-refuse natin, darating yung time na matigas na yung puso natin sa gospel. Di ba? Kaya kailangan, di ba, when we hear the word of God, we will not harden our heart, di ba? Natandaan natin na pag nire-reject natin, nire-reject yung ano, yung word of God, yung instruction, and even yung correction na ginagawa sa atin ng Panginoon, naglilid lang doon yun, di ba, na tumigas ng tumigas yung puso natin. Minsan nga, di ba, parang ang simple lang nung ano, nung pangungusap sa atin ng Panginoon, pero dahil the simplicity nito, kumbaga, hindi natin ano, kumbaga, tinatanggap, di ba, pag example, ang correction sa'yo ni Lord, gantong bagay lang, hindi natin tinatanggap. Pero pag binigyan ka ni Lord ng malaking correction na sobrang sakit, mas lalo naman tumitigas yung puso natin, di ba? Kaya kailangan, di ba, kumbaga, every time na may correction na binibigay sa atin ng Panginoon, kumbaga, wag na natin tigasan yung puso natin, makinig na tayo sa Kanya. At tandaan natin, ito yung pinaka naging wake-up call sa akin. Ayan, wala ba dyan? Ayan, isa sa naging wake-up call sa akin, yung patience ng Lord, hindi siya naglalast forever. Yeah, parang sabihin mo, parang ang ano naman nun, eh, di ba, ano, fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pero bakit hindi naglalas yung patience ng Diyos sa atin, di ba? Kasi may ano, may kahangganan. May hangganan yung grasya ng Diyos sa atin. May hangganan yung grace. Parang, bakit may hangganan? Kasi tayong tao, we tend na ano, parang mag-ulit-ulit, may tendency sa atin na parang paulit-ulit tayo sa kasalanan na natatake for granted natin yung grace ng Diyos. Pero sabi nga, di ba, yung patience ng Lord, hindi siya naglalast forever. May ending siya. At yung ending ng patience ng Diyos, consequence sa atin na mga tao. Kaya ngayon pa lang, di ba, kung meron tayong opportunity to obey the word of God, sundin natin. Kasi darating yung time na parang wala na tayong choice, wala nang hope. May instance lang sa buhay ko dati, matagal na panahon na yon, parang bata-bata pa ako, parang ang dami na nag-aalisan sa church. Tapos parang nainggit ako, sabi ko, buti pa sila nagagawa na nila yung ano, parang ang dami nila nagagawang bagay na hindi ko magawa. Buti pa sila, ganito, ganyan, ganyan, ang dami nilang kaibigan, ganon. Ako parang wala na akong kaibigan, mga tao na lang sa church, ganon. Parang sobra akong nag-self-pity na ang tendency. Tapos parang ang dami ko pang mga naging concerns noon. Parang gusto ko na umalis ng church. Pero alam niyo isang reason na bakit hindi ako makaalis-alis during that time. Inisip ko, what if, ano, tapos nangyayari yun lagi, mga ano, July, August, nung time na yun. Alam ko mga ganong time nangyari, yung July, August, sabi ko, what if, ano, sabi ko, alam, mag-Day of Atonement na, magsa-September, October na. Ganun yung lagi ko mindset. What if biglang dumating si Lord ng October? Kasi kung ganun, eh, may mga feast yun. So, pag tumalikod ako ngayon, darating si Lord ng ganong mga araw, eh, di maiiwan ako. Kasi hihintayin ko na lang matapos yung feast. Parang ganun yung mindset ko dati. Tinatapos ko yung feast kasi sabi ko, safe, ano, parang may backup, may ano, mindset ako na pag natapos na yung mga feast, safe nang mag-backslide. Parang ganun. Tapos babalik ako pag feast ulit. Kasi parang ganun, na sa mind ko na, for ano, parang possible na dumating si Lord sa ganong mga panahon. Ganun. Pero syempre, hindi naman natin alam, walang gagaya sa mindset ko, kanya-kanya tayo. Okay? Ano, kumbaga, hindi naman natin alam kailan talaga darating si Lord, diba? Pero parang nung time na yun, ganun yung mindset ko, hanggang sa, wala na akong choice, parang wala na akong ano, nawala na ako ng chance umalis. Parang ganun. Parang dahil nga, ano, ewan ko pa sa, parang ganun lagi yung utak ko, pag iniisip ko, ayoko na, suko na ako, ganun. Isipin ko, kaso mamaya,
gantong ano, ako baka dumating feast of ano na naman. Kaya nakakaan, siguro ganun din si Lord kung bakit medyo hiwa-hiwala yung mga feast. Inisip niya, ito mautak to ha, gagamitin mo yun. Ganun, baka ano ha. Pero anyway, di ba, na kumbaga kung dapat maging ganun din yung, kung magaganun yung thinking natin na, ano, pag iniisip mong gusto mong sumuko, parang isipin mo na lang, what if, ewan ko, siguro takot, ganun, pero isipin mo rin na, ano, kumbaga, good thing din na may fear ka pa na maiwan sa rapture. Ibig sabihin, somehow, kumikilos pa rin yung Holy Spirit sa atin, di ba? Kasi kung ikaw, may kilala ako na, ano, Kristiyano dati, ka-church din namin dati. Then, nakausap ko siya, nakakwentuhan ko, ano, nag-backslide na siya kay Lord. Tapos, nakakwentuhan ko after nun. Tapos, tinanong ko siya kung ano bang ano. Ay, in-encourage siya siyang bumalik. Sabi ko gano'n na, ano, ganito, ganyan. Nagbago na, parang, ano na, kumbaga, basta, ang dami kong sinabi sa kanya. Tapos, sabi ko, di mo ba na, ano na, parang, once minahal mo si Lord, ganun, parang sobrang encouragement ko sa kanya tsaka yung kumbaga magkakasama tayo sa heaven, ano, in the future, ganun. Tapos parang nag-impact sa akin yung sinabi niyang ano, if ano, ano yun, basta may sinabi siya na kung ang heaven, sa heaven makakasama ko sila, ano, bye na lang sa heaven. Parang ganun yung ano, ganun yung sinabi niya. Then after nun, sabi ko, di ko na siya kakausapin. Parang ganun na yung naging ano ko, ganun na lang yung naging mindset ko. Hindi sa sinukuan ko siya, sinukuan ko yung taong yon, pero kumbaga ganun na na-harden yung puso niya na parang kung sila lang yung makakasama ko sa heaven, goodbye na lang sa heaven. Parang paano mo nasabi yon? Parang ganun yung naisip ko nung time na yun. Paano mo nasabi yon, di ba? Kaya tayo, di ba, isipin natin na kung ngayon may time tayo to obey God, di ba? Na sumunod sa Panginoon, sumunod na tayo. Kasi darating yung time na, kaya nga yung video ng rapture, dapat every time din pinapanood sa atin yon. O kaya yung mga ano, yung mga, kumbaga yung mga end times, hindi sa pananakot, pero somehow, ma-remind tayong mga lumang Kristiyano na ang haba na nung tinahak natin. Ayun din, ang haba na nung tinahak mo, tapos may iwan ka lang. Di ba? Parang ngayon, yun yung minsan iniisip ko eh. Grabe, 13 years, tapos pag nag-rapture, may iwan lang ako. Parang sinayang ko yung 13 years ng buhay. Parang nasayang yung 13 years ko kasi hindi naman ako nagtapos ng tama. Babalik tayo doon na sinasabi, di ba, na it is how you finish that counts. Hindi porket ngayon, ang dami mong ginawang tama sa Panginoon, ngayon sobrang in love ka kay Lord. Pero kung hindi mo na maintain yung fire mo, hindi mo na maintain yung pagmamahal mo kay Lord hanggang dulo, iwan tayo. Kaya kailangan, di ba, i-set ulit natin yung puso natin sa Panginoon. Diba? Ngayon, next. Ayan, ngayon, napag-usapan natin yon yung marks ng mga matitigas na puso. Pag-usapan naman natin ngayon yung right heart before God. Di ba? I hope na as we study this, di ba, matanggal yung spirit of religion sa atin. Diba? Ngayon kasi parang ang nararamdaman ko nga rin sa church at ang mensahe nga sa akin ni Lord, parang minsan nagiging religion na lang sa atin yung Christianity. Yung kumbaga ikaw, nagsisimba ka na lang kasi Linggo, kailangan mo magsimba. Nagsisimba ka na lang para mapakita sa mga tao na kasi Kristiyano ako, kailangan ko magsimba. Pero nawala na yung true meaning ng Christianity. Laging binabalik ako ng Panginoon sa 1-to-1 dun sa ano, good works and religion will not save you because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, di ba? Hindi isang verse yun, ha? Yung verse yung John 14:6 lang. Okay? Ayun, di ba? Na totoo naman talaga na, kumbaga, hindi naman to religion. Isang bagay, bakit tayo pumasok dito? Lahat naman tayo, iba't hindi naman tayo pinanganak. Karamihan sa atin, hindi tayo pinanganak na Kristiyano talaga. Pero ano yung something na nag-persuade sa atin magstay? Kasi hindi na tayo pumasok sa religion. Relationship yung binild natin sa Panginoon. Ngayon, baka nakalimutan natin na nasa relationship tayo, na na lang tayo kasi nasanay na lang. Madalas daw sa mga example, kung pumasok kayo sa mga long-term relationship, madalas daw dyan, dahil nasanay na lang na sila yung magkasama, kaya sila nagstay. Pero dapat tayong mga Kristiyano, diba, tong relationship natin kay Lord, habang tumatagal tayo ng tumatagal sa Kanya, hindi siya nagiging ano lang, kumbaga, kasi andito na eh.
kundi mas nagiging sweeter and sweeter at nakakaranas pa rin tayo ng new experience kay Lord, di ba? Naalala ko lang yung picture sa ano sa Facebook nung mag ano yung lola at saka lolo na kumakain sa Jollibee. Tapos ano sinusubuan niya ng Sunday yung ano yung lola. Ganun. Naalala ko siya. Tapos napasana ulak. Hindi, joke lang. Napasana ulak. Hindi, joke lang. Pero, kumbaga kung ganun lang sana yung relationship natin kay Lord, di ba? Na, hindi naman yung kasama siyang tumanda, pero yung ano hanggang dulo, kasama natin si Lord. At malalaman na, paano mangyayari yon kung may right heart tayo before God. Ito na yung pinaka-preaching ni J.C. Ryle. Ayan. Sabi dito, number one, ayan, hindi pala maganda yung pagiging aesthetic nung ano ka, ang labo. Sa Canva kasi ang ganda niya. Anyway, ayan, sabi dito, a right heart is a new heart. Ayan, sabi nga sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Diba? Nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, binigyan niya tayo ng new heart. Diba? Tinanggal niya yung ano yung stoned heart sa atin, 'di ba? Kaya kailangan magstay pa rin 'yun sa atin. Sabi nga dito, it is not the heart with which a person is born, but another heart put in them by the Holy Spirit. It is a heart which has new tastes, new joys, new sorrows, new desires, new hopes, new fears, new likes and new dislikes. It has new views about the soul, sin, God, Christ, salvation, the Bible, prayer, heaven and hell, the world, the holiness. It's like a farm with a new and good tenant. All things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? Na, ito yung puso na hindi na bumabalik sa dati. Ito yung puso na, kumbaga, ito yung puso na nandun na yung Word of God. Ito yung puso na, kumbaga, kay Lord ka na lang talaga, ano, diba? Ito yung puso na si Lord yung pinaka-desire mo. Diba? Ayun yung new heart, diba? Na, kailangan laging align to sa Panginoon. Yung new heart, hindi siya bumabalik dun sa dating niyang tenant. Kumbaga, hindi na siya bumabalik dun sa dating siya. Diba? Ang new heart, nakatoon na siya kung ano yung affection ng Diyos sa kanya. Yung affection mo on things on above and not on earthly things. Yung bagong puso, ito yung puso na alam mo na si Lord lang yung kayang mag-touch. Hindi tao, hindi material na bagay, hindi rin yung mga experience sa mundong to. Diba? Kaya malalaman natin na meron tayong bagong puso, ng tamang puso kung meron tayong bagong puso. Diba? Number two, ayan, sabi dito, a right heart is a broken and contrite heart. Sabi nga sa Psalms 51:17, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. It is broken off from pride, self-conceit, and self-righteousness. Its former high thoughts of self are cracked, hattered, and shivered to atoms. Diba? Meaning, wala ka ng kahit na anong-anong, anything about yourself. Hindi ka na mayabang, tinanggal mo na yung ikaw. Diba? Iniwan mo na yung dating ikaw sa Panginoon, diba? Sabi nito, it thinks itself guilty, unworthy, and corrupt, diba? Its former stubbornness, heaviness, and insensibility have told, disappeared, and passed away, diba? Na kumbaga, ano, ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka naman worthy, pero by the grace of God, diba, andito ka, diba? Na hindi mo kayang magmayabang sa Diyos na, Lord, ano, kumbaga, ganto ko sa mundong to. Ang dami kong narating sa mundong to, di ba? Pero alam mo na pag lumuhod ka sa harapan ng Diyos, ikaw yung unworthy, ikaw yung wala naman talagang ano, mapapala sa atin ng Diyos, pero dahil sa habag at awa niya, nakakalapit tayo sa Kanya. Na sino tayo para lapitan ng Diyos, di ba? Sino ka ba? Di ba? Sino ba tayo para mahalin ng Diyos, di ba? Pero minahal tayo ni Lord, di ba? Hindi ka naman ano, hindi ka naman matalino, hindi ka naman pinanganak na mayaman. Walang-wala ka, di ba? Parang ganun. Parang walang-wala kang kayang ipagmayabang sa Panginoon. Pero alam mo sa sarili mo na, Lord, pag lumapit ako sa iyo, alam ko may something dito sa nothingness ko, di ba? Na kumbaga yung sinasabi ni D.L. Moody, ewan ko kung nag-impact sa inyo 'yon, pero sa akin lagi nag-i-impact 'yon. Yung sinabi ni D.L. Moody na wala naman siyang kahit na anong talent.
'di ba? Ang talent niya lang yung mahalin si Lord, 'di ba? Na same thing sa atin. Wala namang talaga, wala ka naman talaga, hindi porket ikaw yung pinaka-talented sa mundo, eh yung talent mo, pwede mo nang iabang kay Lord. 'Di ba? Wala tayong kayang ipagmayabang sa Panginoon. At sabi nga dito, yung pagiging matigas ng ulo natin, yung mga kabigatan natin, even yung mga insensibility natin, nawawala sa Panginoon. It no longer think lightly of offending God. It is tender, sensitive, and jealous, fearful of running into sin. Diba? Ibig sabihin, nag-build na yung fear of the Lord sa'yo kasi ayaw mo nang masaktan yung puso ng Diyos. Diba? Ayaw mo nang magkasala. Ayaw na natin makipaglaro sa Diyos kasi alam natin na kumbaga ganun na tayo ka-sensitive na ayaw nating masaktan ng Diyos. Isang beses din, first time ko narinig yung kantang Feel the Nails. Si Bishop yung kumanta nun. Kinanta niya yun. Tapos, yung time na kinanta niya yun, iyak ako ng iyak nung kinakanta niya na yung part na yung does he still feel the nails every time I fail? They'll hear the crowd cry, crucify again. Ano yun? Yung I'm tired of playing games. I really want to change. I just can't bear the thought of hurting you. Nung kinakanta ni Bishop yon, parang, ewan ko nung kinakanta kasi ni Bishop yun nung time na yon. Naalala ko pa yung moment na yon na nasa stage siya, tas nasa gilid ako, sa TH yun, may room dito, nandito yung laptop, nandito nakapwesto yung laptop, hindi pa ako nagpipindot nun, si Ate Dimple pa yun, tas nandun lang ako nakatabi, kasi gusto ko nga magpindot in the future, kaya dun ako natabi. Tas nakaupo ako dun, pinapanood ko lang si Bishop, tas naiiyak ako habang kinakanta ni Bishop yun, kasi yung boses niya, yung naiiyak na rin siya, nagaralgal, pero kaya niyang paglaruan yung notes. yun, parang ganun yung ganun kinakanta ni Bishop yung Feel the Nails yung time na yun. Tas after nga nun, kumbaga niline up na ni Ate Beck yun pag repentance yung topic, ganun. Parang every time na kinakanta yun, sobrang nagtatouch yung puso ko na parang nadudurog yung puso ko na Lord, parang hanggat kaya ko, hanggat hindi ko alam mo yun, yung matanggal sa akin yung sarili ko na hindi ko masaktan yung puso mo. Ganon. Parang nawa dumating pa rin tayo sa ganong point na natatakot tayo na saktan yung puso ni Lord, na every time na nagkakasala tayo, nare-realize natin na tuwing nagkakasala tayo, parang parang pinapako ulit natin si Jesus sa cross. At dahilan kada pako kay Jesus sa cross dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan natin. Diba? Sana ganun, bumalik yung ganong sensitivity natin, diba? Nawa bumalik yung ganong sensitivity natin na hindi natin kayang magkasala kasi ayaw nating masaktan yung puso ng Diyos. Number 3, a right heart is a heart which believes on Christ alone for salvation and in which Christ dwells by faith. Diba? It rests all its hope of pardon and eternal life on Christ's atonement, Christ's mediation, and Christ's intercession. It is sprinkled in Christ's blood from an evil conscience. It turns to Christ as the compass needles turns to the north. It looks to Christ for daily peace, mercy, and grace as the sunflower looks to the sun. It feels on Christ for its daily sustenance as Israel fed on the manna in the wilderness. It sees in Christ a special fitness to supply all its needs and requirements. It leans on Him, hangs on Him, builds on Him, cleaves to Him as its physician, guardian, husband, and friend. Kumbaga, babalik at babalik tayo na si Lord yung naging tagapagligtas natin. And from that very point na nalaman natin na si Lord yung salvation natin, alam din natin na siya yung kaibigan natin, siya yung kailangan natin sa mundong to. Kumbaga, you can have all this world, but give me Jesus. Yun din yung kanta, isang kanta nga rin na nag-impact din sa akin yun. Ano naman yun? Pag may nag-impact kasi sa akin kanta, naaalala ko yung pinaka moment na narinig ko siya. First time ko narinig yung kantang Give Me Jesus sa PL Moon Auditorium yun. Nandun ako sa malapit ako sa may aircon na sira ng auditorium. Mga pang limang upuan yun. Ganun. Yung auditorium ng PL Moon katapat ng library. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon, pero katapat ng library. Tapos nakaupo ako doon, kinakanta ni Bea. Ni Bea. Tama si Bea yun, di ba? Ni Bea. Ito yung kantang yun. Ay, ni Bea nga. Kasi
yung unang kanta nun, Via Dolorosa, tapos kinanta yung Give Me Jesus. Ngayon, tapos nung kinakanta yung Give Me Jesus, paulit-ulit lang yung lyrics niya. Pero, kumbaga, nung kinanta yon parang tuwing umaga, hanggang ngayon, yun yung unang kantang papatugtugin ko tuwing magpe-pray ako. Ewan ko kung ano, ako kasi tuwing umaga, ganun, pero... May nakakatawang kwento nga ako doon kasi yung natawid ako, tapos yun yung natugtog sa speaker ko, sa headset ko. Eh may mali talaga yung natawid ka na dalawa yung headset, kaya kailangan wag kang tumawid. Tapos nung tumawid ako, ang tugtog, and when I come to die. Eh muntik na ako masagasaan noon. And when I come to die. Ayun, kaya simula noon, di ko na ako tumatawid ng naka-headset. Pero ano, di ba, when I come to die, give me Jesus. Ayun, na alam natin, nakakatuwa dito, actually, itong preaching ni J.C. Ryle na to, hindi naman siya preaching eh. Di ba, kumbaga nage-explain siya kung gaano kaganda yung ano, magkaroon ka ng tamang puso sa Diyos. Di ba, na ewan ko, pag tumatagal ba tayo o nagiging matagal na tayong Kristiyano, naaalala nyo pa rin yung same day na tinanggap natin si Lord bilang Diyos at tagapagligtas? Ganun pa rin ba ka-fresh sa atin na hindi tayo nandito dahil sa mga nangyaring ginawa natin? Andito tayo ngayon dahil dun sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Every time ba na napapakinggan natin yung katuroan about salvation, nag-i-impact pa rin ba sa puso natin? And still, o nag-aano pa rin tayo, kumbaga sumusunod pa rin tayo sa repeat after me, kasi alam natin na ganun kahalaga yung salvation sa atin. Ako talaga, every time na may salvation, nag-repeat after me ako. Hindi dahil parang gusto kong mag-repeat after me, kundi para sa akin na maalala ko na, ano, maalala ko lagi, naliligtas ako ng Diyos. Diba? Minsan kasi tayo pag ano, nagsa-salvation prayer na, tapos nag-repeat after me yung mga bago, parang hindi tayo, ano, nag-i-intercede tayo, di ba? Nag-i-intercede tayo sa kanila. Pero ako, pag ganon, nag-i-repeat after me rin ako. Kasi parang sa part ko, para ma-refresh ako, na ako mismo, niligtas din ako, na ako mismo dati, parang ilang years ago, isa rin ako sa mga bata na tumanggap kay Lord bilang Diyos sa tagapagligtas. Na dapat habang tumatagal tayo, it remains sa atin yung basic kung bakit tayo nandito. Mag-remain pa rin sa atin, ano ba yung pinakadahilan ba't tayo naligtas? Baka kasi sa sobrang dami na nating nagawa, naakala natin ang dami na nating nagawa sa ministry, nakakalimutan natin na kahit na anong gawin natin sa ministering to, kahit na anong marating natin, kahit na lumaki yung ministry mo, kahit na ang dami mong marating sa buhay, darating yung time na ang dami mo nang nabigay kay Lord, ang dami mong ginawang effort, time, pero darating yung point na kahit na anong daming time, effort, talent, o investment na ginawa mo kay Lord, priceless yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Iba yon. Kahit na ibigay mo lahat-lahat, magpawis ka ng dugo, hindi kaya nun tumbasan kung ano yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Diba? Dapat kailangan ganun yung maging mindset natin na kahit tumagal tayo, hindi natin nakakalimutan kung saan tayo nanggaling, kung ano yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Next, number 4. Ayan, sabi dito, a right heart is a purified heart. Sabi dito, and made no distinction between us and them, purifying their heart by faith. It loves holiness and hates sin. It strives daily to cleanse itself from all filthiness of flesh and spirit. It abhors that which is evil and cleaves to that which is good. It delights in the law of God and has the law engraved on it, that it may not forget it. It longs to keep the law more perfectly and takes pleasure in those who love the law. It loves God and people. Its affection are set on things above. It never feels so light and happy as when it is most holy. It looks forward to heaven with joy as the place where perfect holiness will at length to be attained. Diba? Na, ito, pwede natin sabihin na ang hirap naman kasi magkaroon ng pure heart. Pero ang nakikita ko dito, yung daily, hindi natin nakakalimutan yung daily repentance natin. And yung daily na ano, goal natin na to be like Jesus. Diba? Na, kumbaga, kanina nga rin naalala ko lang yung kanta. Ewan ko ba't ko naalala yun yung, ano, yung kanta ngayon. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you, O Lord.
And as for me, I will behold thy face. Parang kanina, habang nag-pray din tayo nung worship, naalala ko yung kantang yon. Tapos parang sabi ko, minsan nga, dahil nga ang dami siguro nangyayari, nakakalimutan pa rin natin, or hindi na ba napapaalala sa atin na ang ultimate goal natin is to be like Jesus. Diba? Dati parang paulit-ulit yon sa t-shirt, nakadikit sa, ano, may tarpaulin pa doon, na lagi ang ultimate goal to be like Jesus. At doon natin malala, doon tayo magkakaroon ng purified heart. Bakit? Kasi kung gusto mong maging katulad ni Jesus, hindi tayo magkakasala. Kung gusto natin maging katulad ni Jesus, hahangarin natin yung mamuhay with holiness, di ba? And ano, kumbaga, mamuhay, di ba, nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? At paano tayo mamumuhay ng ganun, knowing na nasa katawan tayo ng tao, na prone tayo sa kasalanan, di ba? Na araw-araw, humihingi tayo ng tawad kay Lord. Na araw-araw, meron tayong daily repentance. Di ba? Na, hindi porket, example, example, kumbaga sa isang buwan, hindi nagturo ng repentance, eh hindi ka na mag-repent. Di ba? Hindi ka nakapunta ng church, hindi ka na mag-repent. Di ba? Dapat daily, na habit natin, na nagpapa-evaluate tayo ng puso. Yung verse sa Psalms 139 ata, yung search me, O God, and know my thoughts, di ba? Na Lord, siyasatin mo yung puso ko at alamin mo kung ano yung nilalaman nito. Para lang sa ganun, yung mga bagay na alam kong hindi naging kalugod-lugod sa harap mo, mahingi ko ng tawad sa'yo. Ginagawa pa rin kaya natin gabi-gabi yung Christ evaluation, na ina-evaluate natin kung may ginawa ba tayo sa araw na, Lord, nalugod ba kita sa araw na to? Lord, may nagawa ba ako sa araw na to na hindi nakakatuwa sa'yo? Di ba? Nagagawa pa rin ba natin yon? Nakakapag-repent pa rin ba tayo araw-araw? Di ba? At dapat nga daily, there's a daily repentance para ma-attain talaga natin yung pure heart. Sabi nga, di ba, sa isa sa Beatitude, blessed are the pure in heart for they shall see God. Okay? Number 5, ayan, a right heart is a praying heart. Di ba? Na, ito, favorite ko rin yung verse na Romans 8:15 na dahil dun sa spirit of adoption, we can call him Abba Father, di ba? Sino ba naman dito yung, kumbaga, sino ba naman sa atin yung hindi favorite na tawaging tatay ang Diyos? Di ba? Kung ikaw wala kang tatay o lumaki kang walang kinikilalang ama, di ba? O ngayon, wala ka talagang father figure, di ba? Si Lord, siya yung tatay, di ba? Siya yung tatay na kaya mong kausapin through prayer, di ba? At ayun nga, di ba? Madalas sa atin, kumbaga, ano tayo, ang tawag dito, we long na lagi tayong may makausap at the end of the day, we long na meron tayong makakakwentuhan, di ba? Pero why, di ba, na at the end of the day, di ba, kausapin natin si Lord conversationally, di ba? Kumbaga, yun nga rin yung ano, natutunan ko rin dati sa prayer. Kala ko kasi, nung Katoliko ko, kala ko, ang prayer kailangan formal. Kumbaga, kailangan sabihin mo yung ano, yung Hail, ganto, 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 Queen, ganto, ganto. Tapos pag hindi ka gumagamit ng mga old English o kaya naman ng malalalim na English, kumbaga hindi ka nagpe-pray. O kaya wala kang nobena, bibili ka pa ng nobena, ganun. Parang hindi ka nagpe-pray. Parang ganun yung ano, ganun yung naging thinking ko sa prayer, na kaya parang nung lumaki ako, na ang alam ko, kailangan minememorize yung prayer, o kung hindi man minememorize, kailangan malalim yung mga salita mo. Kaya ayoko mag-pray nun. Nung time na yon. Pero nung nalaman ko nga na pwedeng conversational, yung prayer na sabihin mo lang, Lord, grabe yung araw ko ngayon, nakakapagod. Grabe, Lord, yung mga pinagdaanan ko ngayon. Sabi ko, tapos minsan, di ba yung parang wala kang words, sabi ko, Lord, say lang, di ba? Parang hihinga ka lang, di ba? Parang lahat ng yun naiintindihan ni Lord. At lahat ng yun, di ba, yun yung prayer na gusto ni Lord. Kung hindi natin kailangan ng ano, katulad ng sinasabi sa atin, di ba, hindi mo kailangan ng matitalinhagang salita sa mga personal prayer mo para maano, matouch yung puso ng Diyos. Masatatouch nga si Lord kung nakikipagkwentuhan ka sa Kanya through prayer. Di ba? Masatatouch si Lord kung naririnig niya na parang tinatrat, kumbaga, talagang tinitreat natin si Lord bilang tatay at bilang kaibigan. Di ba? Huwag tayong matakot. Minsan natatakot tayo lumapit sa Panginoon through prayer pag may kasalanan tayo. Pero di natin alam, di ba, na once na lumuhod tayo, once na pinikit natin yung mata natin, di ba, hindi naman tayo kayang ano, kumbaga hindi tayo kayang itakwil ng Diyos sa presensya niya. Pag nakita niya yung contrite spirit natin, pag nakita niya yung heart natin na ano, sumusunod sa Kanya, di ba? At sabi nga dito, di ba, yung
Ayan, its daily feeling is, your face, Lord, will I seek. It is drawn by an habitual inclination to speak to God about spiritual things, weakly, feebly, and imperfectly perhaps, but speak it must. It finds it necessary to pour out itself before God as before a friend, and to spread before Him all its needs and desire. It tells Him all its secrets. It keeps back nothing from Him. You might as well try to persuade a person to live without breathing as to persuade the possessor of a right heart to live without praying, di ba? Na dapat maging as natural as breathing sa atin yung pananalangin, di ba? Ewan ko, pero ako, meron akong ano, mga time sa buhay ko, siguro mga once a month, mga ganun, na every time, o kaya tuwing ano, tuwing ano, year-end, ganyan, parang meron akong mga conversational kay Lord na, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Parang binibigay ko kay Lord kung ano yung mga pangarap ko sa buhay. Yung mga pangarap kong magawa, marating, at saka yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Na parang sinasabi ko siya kay Lord out loud, na pag nakahiga lang ako, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Parang, ewan ko, parang nangangarap ako kay Lord, pero sa dulo, pero Lord, kung anong kalooban mo, yun pa rin yung mangyari sa buhay ko. Parang dapat ganun tayo ka-open kay Lord. Kumbaga, hindi naman, hindi rin laging, ano, masaya ka, hindi rin laging malungkot ka sa prayer, di ba? Minsan nga, pwede ka mag-prayer ng galit eh. Na Lord, ano, nang-iinis ako ngayon. Ewan ko kung meron sa inyo, pero may mga instance na ganun ako. Pag isa mo, napipikon ako, Lord, nakakapikon. Magabahan niyo ako, tapos, Lord, nakakapikon, talaga, ganun. Parang, itrato mo siya bilang kaibigan. Hindi mo kailangan magkunwari sa Panginoon, di ba? Kasi alam niya lahat ng sekreto ng puso natin. Kahit nga yung deepest or darkest secret natin, alam ng Diyos. Kaya wala tayong matatago kay Lord, di ba? Kaya might as well, maging totoo tayo sa Kanya through prayer. Diba? Number six, sabi dyan, a right heart is a heart that feels conflict within it. Ayan, for the flesh lust against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. And kagabi, hanggang kanina, iniisip ko, ano bang meaning nito? At hanggang ngayon, actually, hindi ko alam paano to i-explain. Ayun. Ay ko, paano yung conflict within it? So, basahin na lang natin. Ayan. Sabi yan, it finds within itself two opposing principle contending for the mastery. The flesh lusting against the spirit and the spirit against the flesh. It knows by experience what Paul means when he says, I see a law in my member warring against the law of my mind. The wrong heart knows nothing of this strife. The strong man keeps the wrong heart as their palace and their goods are at peace. But when the rightful king takes possession of the heart, a struggle begins which never ends until death. The right heart may be known by its warfare quite as much as by its peace. Diba? Kumbaga based sa ano, kumbaga sa pagkakaintindi ko talaga dito na dahil nga tinanggap natin si Lord bilang Diyos at tagapagligtas at meron tayong tamang puso kay Lord, laging may warfare within us. Bakit? Naglalaban kasi yung nature natin bilang tao na makasalanan versus sa nature ng sa holiness ng Diyos. Pero at the end of the day, laging alam natin na ang mananalo pa rin kung ano yung nature ng Diyos, 'di ba, sa atin. Na dapat 'yun lagi yung manalo. Kasi kumbaga tayo nga prone tayo sa kasalanan. Ano tayo eh, kumbaga dumadaloy sa atin yung kasalanan, 'di ba? Pero dahil nga ano, nagkakaroon ng warfare internally sa atin, 'di ba? Dahil dun sa holiness na kumbaga ina-attain natin sa Panginoon at yung Holy Spirit yung nagfa-fight inside us, 'di ba? At alam natin na pag inallow natin yung Holy Spirit na kumilos sa atin, mananalo at mananalo tayo dun sa warfare na to. Okay? And number seven, lastly, a right heart is honest, undivided, and true. Sabi diyan sa Hebrews 10:22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Sabi dyan, there is nothing about it of falsehood, hypocrisy, or image acting. It is not double or divided. It really is what it professes to be, feels what it professes to feel, and believe what it professes to believe. Its faith may be feeble,
Its obedience may be very imperfect, but one thing will always distinguish the right heart. Its religion will be real, genuine, thorough, and sincere. Na magkaroon tayo ng sincere heart sa Panginoon, di ba? Na kumbaga, hindi natin kailangan magtago. Sabi ko nga kanina, alam ni Lord yung darkest and deepest secret mo. Alam ni Lord lahat ng nangyayari sa buhay natin, kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Ngayon, di ba, kung may tamang puso tayo, talagang maging honest tayo sa Kanya. Kung mahina ka, maging honest ka sa Panginoon na mahina ka kasi papalakasin Kanya. Sabi nga ganun, di ba, sa umpisa pa lang ng salvation, di ba, ano yung unang R, realize that you are a sinner before God. Same thing sa araw-araw ng buhay natin. Hindi mo malalaman na may mali sa'yo kung hindi mo aaminin may mali sa'yo. Hindi magkakaroon ng correction sa buhay natin kung hindi natin aaminin na may pagkukulang tayo. Di ba? Ano yan? Ayun, di ba? Ano yan? Ayun, di ba? Na kailangan, di ba, sa atin. Example, lagi, ewan ko, lagi sa lahat ng preaching about repentance, number one, kailangan ma-realize mo, ma-accept mo yung fact na imperfect ka. Ma-accept mo yung fact na may pagkukulang ka. Ma-accept natin yung fact na tayo mismo, weak tayo, imperfect tayo, na ang dami nating mga flaws sa buhay natin. Nang sa ganun, ma-receive natin yung perfection ng Diyos, yung strength ng Diyos, tsaka yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong matatago kay Lord, kaya laging dapat maging honest na lang tayo sa Kanya. Diba? And for conclusion, sabi dyan, ano ba yung restored heart? Ngayon, kung sa tingin mo, meron kang hard, stoned heart, at gusto mong maging right yung heart mo before God, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng restored heart. Ibig sabihin, yung new heart, tanggapin natin yung bagong puso ng Diyos. Magkaroon tayo ng spiritual operation today na, Lord, tanggalin mo na yung fleshly heart ko, yung lustful heart ko, palitan mo na to ng puso mo. Diba? At sabi dito, a restored heart seeks God. Sa gabing to, diba, as we pray, diba, habang lumuload tayo, ano, ang hiling ko siguro sa bawat isa, o ang hiling ni Lord sa bawat isa, wag natin palipasin tong gabing to na parang walang nangyari. Diba? Wag natin palipasin tong gabing to na parang natulog lang tayo dito, diba? Hindi tayo nag-staycation sa church, diba? Pero, andito tayo para hingin kay Lord na, Lord, ano, baguhin mo yung puso mo. Kung inaantok ka, ibig sabihin, kailangan pa nating ayusin yung puso natin. At ngayon, di ba, ito yung time, every time na may mga prayer gathering, ano yung time na magkaroon tayo nung, ano, nung divine desperation, nung divine obsession na, Lord, kumilos ka. Please, nagmamakaawa ko sa'yo, baguhin mo yung puso ko. Di ba? Yung parang, maging ano ka, maging desperado na tayo na, Lord, ayoko na ng ganito. Di ba? Ayoko na ng ganitong buhay, ayoko na ng ganitong puso, baguhin mo ko. Kasi kung tatanggapin na lang natin na ganito tayo, hindi kikilos si Lord. Pero pag nakita ni Lord yung willingness sa atin, yung desperation na gusto natin na kumilos siya sa mga puso natin, di ba? I-restore niya at bibigyan niya tayo ng new heart. At sabi nga dito, di ba, it seeks God, it calls on God, it praises God, it proclaims God. Sa gabing to, di ba, i-proclaim natin na si Lord talaga yung kaya lang magbago ng puso natin. At kung gusto natin maging right yung heart natin before God, walang ibang solusyon doon kundi si Lord lang. At sabi nga dito, for the last slide, sabi dyan, all that have had right hearts upon earth will find that they have one heart when they enter heaven, di ba? Na kailangan ayusin natin talaga yung puso natin sa Panginoon. Nasa gabing to, di ba, as we proceed sa mga ano, sa mga pananalangin natin, yung kumbaga, ibato muna sa Panginoon, ibuhos muna kay Lord. Kung sa tingin mo, merong something na kailangan ma-deliver sa atin, kailangan natin ng pagkilos ni Lord, kung gusto natin i-align yung puso natin kay Lord, kung gusto mo, kung sa tingin mo, tahimik si Lord sa'yo, diba, ito na yung time na ano, kumbaga guluhin natin yung langit, di ba? Kalampagin natin yung langit nang sa ganun bumaba ang Diyos sa ano, sa kalagitnaan natin at talagang maranasan natin yung pagkilos, di ba? Kumbaga ano na tama, kumbaga ito na yung time na hindi na tayo yung chill prayer lang, di ba? Hindi na tayo yung ano yung matapos na lang yung matapos yung OPM, matapos natin yung mga prayer gathering, matapos natin yung mga private prayer o mga personal prayer natin. Ito na yung time na parang ano, yung kumbaga sobrang desperate natin na hindi natin alam na pag
after kumilos ni Lord sa mga buhay natin, hindi na natin namamalayan yung oras. Diba? Kailan kaya yung time na yung paano, yung hindi mo maramdamang pagod ka sa pananalangin kasi alam mong kumilos si Lord sa kalagitnaan natin. Ito na yung time na kumbaga ano, yung iano mo na, yung kumbaga kung ang tagal mo, example, may matagal na tayo pinagdadaanan personally na sa tingin mo, Lord, ano, parang ang tagal ko nang dinidil ko sa iyo pero wala pa rin. Ito na yung time na parang kalampagin natin yung langit. Diba? Ano, ino na natin, kumbaga hilingin natin, be desperate na kumilos si Lord. Huwag nyo hayaan na Kristiyano ka, tas Kristiyano tayo, tas malayo tayo sa Panginoon. Kung tinatanggap mo sa sarili mo na Kristiyano ka, dapat hindi ka malayo sa Panginoon, di ba? Kaya ngayon, di ba, kung sa tingin mo malayo ka na kay Lord, ibig sabihin hindi ka na Kristiyano, maging desperate ka ulit na ano, natawagin si Jesus, di ba? Na ano, mag-call out ka ulit sa Panginoon, cry out ka sa Panginoon na Lord, di ba? Parang awa mo na, di ba? Ano, kumilos ka ulit sa buhay ko, di ba? Ano na, kumbaga Lord, ano, hindi naman ni Lord dine-despise yung mga prayers natin na ganito, di ba? Actually, madalas nga, iniintay na lang ni Lord na humiling tayo sa Kanya. Iniintay lang ni Lord na i-shout natin, i-cry out natin yung pangalan niya, di ba? Gustong-gusto ni Lord kumilos sa mga buhay natin, pero ang nagiging ano lang, hindrance o barrier, ay yung sarili natin, yung self natin na ayaw natin tanggapin na may mali sa atin, 'di ba? Kaya ngayon, 'di ba, as we pray mamaya, 'di ba? Paayos tayo ng puso sa Panginoon, 'di ba? At maging right ulit yung puso natin at relasyon natin sa Panginoon.